papalapit na ako sa gate ng mansyon nang biglang, "Ah, bitawan mo ako! Bitawan mo ako!" Nakayakap ito sa akin, pagtalikod habang nagpupumiglas ako para makatakas. Idinikit niya ang labi niya sa tenga ko at bumulong. "Bitaw!" Pilit ko pa din tinatanggal ang mahigpit niyang pagyayakap sa akin. "Teka, saan mo ako dadalhin? Bitawan mo ako!" Hinila niya ako papasok ng mansyon na tila walang naririnig. Kung bakit naman kasi naisipan ko pang alamin kung saan siya nakatira, eh ngayon patay na ako nito. Mainit ang palad niyang nakahawak sa braso ko. Tuloy-tuloy lamang ito sa loob. Madaming kasambahay ang nagulat at nagtaka. "Senyorito, sino siya?" "Nako, darating na po maya-maya ang fiancé niyo, kasama ang mga magulang, pati na rin Husina Don Facondo at Doña Corazon." Tiningnan lamang ito ni Luke ng masamang tingin at sa takot ng katulong ay umalis ito sa harapan namin. Ngayon ay hila-hila niya pa din ako. Narito na kami ngayon sa napakalaking salas ng bahay niya. Binitawan niya ako kaya naman napaupo ako sa sofa na malambot. "What brought you here?" tanong niya. Natamemi naman ako sa kagwapuhan niya at napanganga na lang ako. Kumunot na naman ang noo nito at sinuri ako mula ulo hanggang paa. "Dalaga ka na," sabi nito. Naguluhan ako sa sinabi niya. Parang nakilala niya ako. Ibang-iba si Luke sa nakita ko noon sa resort. "Never mind," agad na sabi niya. "Hay, ano ba to? Bakit naman kasi sobrang gwapo niya? At kahit na ang laki ng agwat niya sa akin, para lang kaming magkapatid. Ang bata niya at ang sarap. Hindi ka ba magsasalita?" Ngayon ay nakaluhod na to sa akin habang ako'y nakaupo, kung saan ay pantay na ang mga mukha namin at nakatitig sa mga mata ko, ang magaganda niyang mga mata. Napanganga naman ako, hindi naman ako ganito sa kanya pa lang. Maya-maya pa ay may narinig na kaming mga taong kararating lang. Nag-uusap, nagtatawanan. "Tumayaw ka," sabi ni Luke sa akin. Sinunod niya ako at nakita ko namang lumuhod siya sa akin at may inilabas na maliit na box. Kasabay noon ay nasa harapan na naming dalawa ang mga sinasabing bisita niya, kasama ang fiancé pati ang mga magulang nito. "What's the meaning of this?" pasigaw na sabi ng isang matandang babae. Hindi ko alam kung saan ako titingin, kung kay Luke ba o sa kanila. Hindi pinansin ni Luke yun at binuksan ang maliit na box. Namangha ako at napanganga nang makita kong isang emerald cut na singsing. Hindi lang basta-basta ito dahil napakaganda. "Abby Salazar, marry me." Paulit-ulit yun sa tenga ko. Naglinis naman ako ng tenga, hindi naman ako nabibingi, pero bakit ako? Biglang may nagsalita. "Itigil mo na to, Luke! Kung inaakala mo na hindi matutuloy ang kasal niyo ni Monica, nagkakamali ka," sabi ng isang matanda, ngunit matandang babae. "Anong ibig sabihin nito, Corazon?" sabi naman ng tingin kong nanay ni Monica. Ang fiancé ni Luke ay masama na ang tingin sa akin. Lumingon ako kay Luke na hinihintay ang sagot ko. Oh my, ano ba tong pinasok ko? At bakit siya magpo-propose sa akin? Mas nakakaloka to kaysa sa love story ni Natanya at Dale. Ang komplikado ng sa akin. "Itigil mo na yan, Luke. Bata yan, minor de edad. Hindi mo na mabago ang desisyon namin ng papa mo." Galit na galit ang mama niya. "Please, Abby, marry me." Nagulat ako sa sinabi ni Luke. "Please." Ang sarap lang pakinggan. Pero bakit ako? Bakit agad-agad naman walang pasabi? "Hi, Abby. Gusto mo naman to, diba? Mahal mo naman si Luke Esteban. Mahal na mahal mo." Napalunok ako at tumingin muli sa mga tao ron. Pati mga maids at guard ay naroon din habang nanonood. Para silang nanonood ng eksena sa TV. Hindi ko alam kung bakit sila kinikilig habang pinipigilan ang pangiti. Bumalik ang tingin ko kay Luke sa napakagwapong nilalang na to na hinihintay lamang ang sagot ko. Tumingin ako sa mga magulang niya, magulang ni Monica at kay Monica na masamang tingin sa akin. Umiiling-iling lamang ang mama ni Luke habang cool na cool naman ang papa niya na nanonood lang.
Marahil ay dito nakuha ni Luke ang magandang mga mata. Sa huli ay tumingin ako kay Luke. Yes, I do. Pagkasabi ko ay tumayo agad si Luke na may malaking ngiti at hinalikan ako sa mga labi. Wow, first kiss ko yun, Luke. Kinuha mo ng ganun-ganun lang. Isinuot niya sa akin ang maganda at malaking singsing. Parang sinukat pa dahil sukat na sukat to sa daliri ko. Ano bang kalokohan to, Mr. and Mrs. Esteban? Niloko lang ng anak niyo ang unika iha ko. Sabi ng malditang babae at nag-walk out na sila. Pilit na pinigilan ito ng mama ni Luke at naiwan ako si Luke at ang papa niya. Congrats, son. Sabay tapik ng papa niya sa balikat nito. Ang ganda naman pala ng mapapangasawa mo. Bakit ngayon mo lang pinakilala? Tanong ng papa niya. At hinalikan ng kamay ko. Sasagot pa lang si Luke nang dumating ang mama niya, naggalit na galit ang aura. Lucas, what have you done? Umuusok na ang ilong nito sa galit at napapailang na lang si Luke at ang papa niya. Mag-usap tayo at ikaw babae ka, magtutuos tayo. Madiing sabi ng mama niya. Ihatid ko na si Abby. Gumagabi na. Kung kakausapin niyo siya, ako na lang, sabi ni Luke. At sinong nagsabing uuwi siya? Dito siya titira, Luke. Kikilalin ko ang mapapangasawa mo. Pagkasabi ng mama nito ay umalis na siya. Sumunod naman ang papa niya at napaupo ako sa sofa. Nako, Abby, ano ba itong pinasok mo? Tapos nang palabas, gusto niyo bang mawala ng trabaho? Mainit ang ulo ni Luke. Tinigawan niya lahat ang nanonood sa amin. Hi, Abby, katapusan mo na talaga. Ano nang gagawin ko ngayong ikakasal na kami? Ang bilis. Ang bilis-bilis naman ang pangyayari. I can explain, sabi ni Luke. Napatingin na lang ako dito at nanghina na ang tuhod ko. Grabe, Luke, iba ka talaga. Ano kaya ang mangyayari kay Abby? Abangan ang susunod na kabanata.